Lalaking ito ay gustong tumakas sa kulungan. Isang warden ang nagbigay sa kanya ng libro. Ang librong ito ay mayroong sinturon. Tapos gumamit siya ng sinulid. Para ay tali ang mga kutsara. Pumunit siya ng mga tela. Upang makagawa ng isang tripwire device. At palihin na itinali ito sa mga bakal. Tumawag siya ng atensyon ng isang warden. At sinabing masakit ang kanyang tiyan. Tinignan ng warden ang preso. At sinabing tumalikod upang maiposas. Ginamit ng lalaki ang trap upang mapatay ang warden. Matapos nun dali-dali itong umakyat sa isang poste. Upang makatakas ginamit nito ang sinturon bilang zipline. Pagkababa niya agad siyang hinabol ng mga canine. Pero ang lalaki ay hindi nagpanik. Casual lang itong nagsalita sa mga aso at ito ay amo. Kinabukasan hinanap niya ang mga gamit na itinago sa para sa kanyang pagtakas. Agad itong nagbihis at pinuntahan ng isang nakahandang kotse. Ngunit hindi ito nag-start. Nakakita ang lalaki ng isang marker. Pumunta ang lalaki sa isang bahay. At isang matandang lalaki ang lumabas. May hawak itong shotgun. Nagpaliwanag ang lalaki na wala siyang masamang balak. Ang matanda ay nag-iisang nakatira dito. At dahil nakita ng matanda na, hindi naman ito mukhang masamang tao. Ito ay nagtiwala at nagpapasok sa kanyang bahay. At siya ay binaril ng lalaki. Agad pinuntahan ng mga pulis ang insidente. Ang pulisya ay nagpadala ng mga eksperto na tao sa panghuhuli sa mga takas sa kulungan. Ang mga taong ito ay dati ring mga bilanggo. Sila ang kinuha ng warden dahil mayroon din silang utak kriminal. Kaya't mayroong ideya ang mga ito kung ano ang gagawin ng isang takas. Kapag ito ay nasa labas na ng bilangguan, kada isang takas ang mahuli nila ay mayroong isang buwan na bawas sa kanilang sintensya. Isa pang nagtatago sa lagayan ng mga libro. Kinuha ang cellphone ng nakablo na babae. Ang lalaking ito naman ay hindi mapakali. Nakita na nila ang lokasyon ng babae. Agad silang pumunta doon sa lokasyon. At binaril ang isang lalaki. Ang isa pa ay nabaril din habang may kausap sa cellphone. Ang lalaki ay namatay din dito. Nang malaman ito ng kanilang grupo ay agad silang nag-isip ng paraan. Kailangan din muna nilang bumalik sa bilangguan. Ngunit nagkalat na ang mga tumitakas. Ang lalaki namang ito ay kinakabahan kaya tinulak ang pagkain sa kasama. Sinabi niyang kung tutulungan siya nitong labanan ang malalaking lalaki, ay bibigay niya ang mga pagkain niya dito. Kinuha niya ang isang bagay at nilagay ito sa bulsa. Ngunit ang lalaki ay di interesadong tulungan siya. Di nagtagal ay nagdatinggan na ang mga malalaking lalaki. Dala ng isa ang kutsilyo kaya't sinabi niyang huwag. Nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Kaya maswerteng umalis ang mga ito at siya nakaligtas. Siya ay nagpunta sa office ng manager. Sinabi niyang mayroon siyang isang sulat na napaka-importante at nakalimutang ipadala. Naawa ang babae kaya naman pinalabas siya nito. Siya ay tumakbo ng napakabilis sa labas. Ang totoo ay nais niya lamang talagang tumakas. Tinapon niya ang laman ng envelope. Ang mga ito ay butter, dinurog niya ito at pinyo na sa kanyang katawan. Ginamit niya ito upang makalusot sa butas. Ngunit nakita ng bantay ang lalaki. Malayo na ito at walang suot. Ito naman ay kulungan sa makikita sa New York. Oras ng kainan noon. Ang lalaking ito ay nagpunta sa kusina. Naroon ang mga kasama at sabay na nagpunta sa isang butas. Pagkatapos ay binigyan ng pera ang head ng kusina. At sabay na tinulak pabalik ang mga gamit. Ang mga lalaking nakalusot naman ay nasa isang lugar. Hinanap nila ang butas. Ginamitan nila ng puwersa ang isang pader. Nakita na nila ang daanan ngunit ag-isa ay nagbago ang isip. Ayaw na nitong tumuloy. Napansin naman ng mga gwardiya na nawawala ang tatlo. Habang nagtatalo naman ang tatlo sa loob. Sinabi ng isa na kung ayaw niya ay bumalik na lamang. Nang babalik ay sinakal nito ang lalaki. Nakita ng isa ang aktwal na pagsikal sa isa nilang kasama. Tinakot ng namumuno ang isa na kapag di sumunod ay papatayin din. Sila ay nag-umpisa ng tumakas. Ngunit nagring ang hudyat ng mga bantay. Under na sa tunnel ang mga takas. Ang lalaking ito ang pinakamalupit na bilanggo sa kulungan na iyon. Siya ay tagumpay na nakatakas ng 2 beses. Ngunit ngayon siya ay ikukulong na sa lugar na mas mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na mababalita siya sa TV. Ang lahat ay nakatikip ang muka at guardado. Pinaupo siya agad at agad na nilagyan ng recorder sa katawan. Maya-maya ay tinanggal na ang takip sa muka. At saka nag-umpisa ang interview. Nakikita namang ang kamay ng lalaki ay may ginagawa sa ilalim. Kinuha niya ang maliit na bagay mula sa bulsa. Nang ginalaw niya ito ay biglang pumutok at nagkalat ang makapal na usok sa lugar. Hindi makakita ang mga tao sa loob. Nagulat na lang ang mga bantay nang makita ang pusa sa sahig. At tuluyan na ngang nakatakas ang lalaki. Inutusan ng pulis na ito ang lalaking preso na ayusin ang sasakyan. Kailangan nilang ayusin ang kotse sa loob ng 3 araw. Siya ay nagsulat sa kanyang notebook ng plano.
kung paano makakatakas habang pinapaayos ang kotse. Ito na ang araw na kukunin ang sasakyan. Nag-aantay ang dalawang babae na may-ari. At saka nilabas na ang sasakyan sa lugar na yon. Ngunit ngayon lang napansin ng pulis na wala na ang preso na nag-ayos. Pagbukas niya ng malaking box ay nakita ang katawan ng isang lalaki. Ito ang kasama ng iba pang mga bilanggo na nag-ayos. Alam ng pulis na nakatakas ang iba. Ang babae naman na nasa kotse ay nagulat nang makita ang isang lalaki. Sila ay tumigil sa kalsada at bumaba naman ang lalaki upang siya na ang mag-drive. Nakuha nito ang sasakyan at pera. Nang malaman ito ng grupo ay galit na galit sila. Muli na namang natakasan ng mga bilanggo. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang grupo? Ang palabas na ito ay may pamagat na Breakout Kings. Ang producer ng palabas na ta ay kasama din sa nag-produce ng palabas na Prison Break.